Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasalu-saluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Jenny na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay kwento tungkol sa isang batang nais malaman kung anong laman ng mga sako ng kanyang lola. Ito ay pinamagatang Ang Mga Sako ni Lola. Isinulat ito ni Teacher Jewel Christine C. Manlangit mula sa Division of Negros Oriental. At iginuhit naman ni Teacher Rhea Christine V. Elnar mula sa Division of Cebu City. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, Teacher Jeneline C. Silva, mula sa Bagong Pook Elementary School, Division of Lipa City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ang Mga Sako ni Lola. Hayan na naman si Lola! Ang lola ko, si Lola Sita. May mga sako na naman siyang hinihila. May asul, berde, at pula. Hinihila niya ang mga ito sa kilid ng kalsada. Ano kaya ang laman ng bawat isa? Tinanong ko si Papa. Ano po ang laman ng mga sako ni Lola? Mga ginto at diamante. Maraming alahas at brilyante. Sagot niya. Wow! Totoo po? Tanong ko na nanlalaki ang mata. Pero hayun, at tumawa lang si Papa. Tinanong ko si Mama. Ano po ang laman ng mga sako ni Lola? Iba't ibang butong pananim na balang araw ay ating aanihin. May mga buto ng gulay, prutas at iba pa. Siguradong lahat ng mga iyon ay masustansya. Wow! Totoo po? Tanong ko na nanlalaki ang mata. Pero hayun, at tumawa lang si Mama. Tinanong ko si Lolo. Ano po ang laman ng mga sako ni Lola? Nakuha po. Ang mga sako ni Lola ay huwag mong bubuksan. Sapagkat ang laman ng mga iyon ay mga nakakatakot na nilalang. Talaga po? Tanong ko na nanlalaki ang mata. Pero hayon, at si Lolo ay tawa ng tawa. Tinanong ko ang pinsan ko si Celia. Alam mo ba kung ano ang laman ng mga sako ni Lola? Sasa, akala ko alam mo na ang sikreto. Nagiging Santa Claus si Lola tuwing araw ng Pasko. Wow! Talaga? Tanong ko na nanlalaki ang mata. Pero hayun, at ang pinsan ko, tawa ng tawa. Tinanong ko si Kuya, ano po ang laman ng mga sako ni Lola? Wala naman talagang laman ng mga sako. Makinig kang mabuti at sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga sako ni Lola ay nagiging magic carpet sa gabi.
Dadalhin ka sa iba't ibang lugar. At sa bilis nito, ikay mapapatili. Wow! Talaga po? Tanong ko na nanlalaki ang mata. Pero ayun, at tumawa lang si kuya. Tinanong ko si ate, ano po ang laman ng mga sako ni Lola? Alam ko hindi ka panipaniwala, pero ang mga sako ni Lola ay mahiwaga. Ipulong mo lang ang iyong hiling at agad-agad itong matutupad. Wow! Talaga po? Tanong ko na nanlalaki ang mata. Pero hayun, at si ate ay tawa ng tawa. Gustong gusto ko talagang makita kung ano ang laman ng mga sako ni Lola. Kaya, dahan-dahan ko silang binuksan. Pigil ang hininga at nang hindi mabisto. Laking gulat ko nang aking makita. Ang laman ng mga sako ay basura! Paglingon ko ay nakita ko si Lola. Akala ko'y papagalitan ako, pero hindi pala. Sasa, halika't ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit lagi akong may itinatabing mga sako. Pinaghihiwalay ko ang mga basura, isang sako para sa nabubulok, isa para sa hindi nabubulok, at isa para sa delikado. Ngayon ay naiintindihan ko na ang kaputihang ginagawa ni Lola. Paligid ay nagiging malinis, maayos at magandang tingnan. Kapag basuray, hiwa-hiwalay ang lalagyan. Haya na nga! At paparating na ang truck ng basura. Tutulungan ka si Lola sa mga sakong dala. Dahil hindi lang mga alahas at tsamante ang may tuturing na kayamanan. Makikita rin ito sa isang malinis na kapaligiran. At dito natatapos ang kwento ng Ang Mga Sako ni Lola. Naway nagustuhan nyo at kinapulutan ng aral. Hanggang sa muli, ito si Teacher Jenny. Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.